So mga langga, pahinga muna yung si ako kasi pagod ako langga. Taging ano eh, marami talaga akong video kanina langga ina-upload, yung naglilinis ako sa ref, yung naghugas ako ng mga pinggan. Kasi ito lang yung panahon talaga na makapaglinis ako ng kaunti, no? Kasi yun, hindi ako nagtitinda. Kaya lang is hindi pwede, hindi talaga eh. Conflict ni tatay. So, hindi, dinidelete ko na lang langga. Ito langga ha. Ano langga? Mag-uusap tayo langga. This of my experience yun talaga mga langga, no? Sa buhay ko talaga langga. Hindi naman ako talaga nakakita ng away, kasi pinag-aaway ko sila. Hindi ako ganun langga. Hindi rin ako nakakita ng away sa ibang tao langga, kundi only in my family langga, relatives langga, na hindi ko tala expected langga. So, ang naka, ano talaga, wrong talaga sa akin is nagde-defense. Kasi kapag marinig ko, tapos hindi ko ginawa, tapos nagmukha akong masama, yung mga mensahe nila, yung mga salita nila, ipinararating sa mga tao. Tapos, mga tanga talaga yung mga tao na magmaritis sa akin kasi hindi talaga nila alam na yung pinagsasabihan nila is traitor sa kanila kasi hindi naman ibig sabihin traitor, hindi lang talaga yung kaibigan ko nang magmukha akong tanga kasi ang bait-bait nila sa akin in front eh. Yung kaharap ko sila mabait naman, okay naman, pero nung nagkatalikod ako, ayun na, ang dami kong kwento, pero ganun lang in a short story or summary yung ikikwento ko kung sa buhay ko na mga pangyayari langga. Kasi langga, kapag makarinig ako na, lalo na kapag ikakapahama ko, ikakasama ko, kasi pangit pakinggan talaga eh. Pwede kang mabaho yung dignidad mo. Kasi okay lang man yung tawagin ka na pangit mo, ang baho ng kilikili niya, maitim yung kilikili niya, tapos hindi marunong maglinis, mga ganun, ang pangit, ang baho ng bahay ko kasi may maraming aso. Kung mga ganun lang langga, hindi ko papatulan yan. Pero kapag ikakasama ko na talaga yung kwento nila, talagang hindi na pwede, yung parang hindi na talaga yung words, yung mga mensahe ni na pwede, yung halimbawa nagnanakaw kasi nag-hold ako ng pera, yung iba ni nakaw, kung mga ganun, hindi na talaga yun. Mga ganun is nagde-defensa na agad ako. Pag de-defensa ko, punta ako dun, ayun, punta ako dun, nagkakonfronta ako, tapos trespassing na ako agad, iba na yung pinto eh. Eh, ang hirap talaga. Noon pa lang yun, noon yun. Matagal na yun, 3 years ago. Mapahanggang ngayon. Kaya, magulo yung buhay ko kasi nag-i-entertain ako sa kanila, nagde-defensa ako sa sarili ko, na pag-iisip-isip ko mga langga na hinahayaan ko na lang talaga. Hindi ako mag-i-entertain kasi ang gulo-gulo eh. Hindi yan magpapatalo eh. O kung ako din, hindi ako magpapatalo, nagde-defensa ako sa sarili ko, bakit? Ang bait nila eh. Kaya, sila ang papaniwalaan sa mga tao. So ako, pero ngayon, nasasanay na ako na ayaw ko nang humanap ng kakampi ko, no, na maniniwala sa akin. Yun, hayaan ko na lang talaga para less stress. Hindi yung lalaban, hindi naman yung magpapatalo eh. Yung kwento na naman talaga nila, yung kwento talaga nilang ipaano, gawa-gawa lang. So,
yun, napagdesisyonan ko na hindi na ako mag-e-entertain. Kasi masakit talaga eh, pag mag-ano ka ng tao, yung ipapasama mo, magkakwento ka ng hindi totoo, tapos mapapasama. Bakit langga kapag manalo ka, ikaw ang pinaniwalaan ng mga tao? Ano ba yung tagumpay? Tagumpay ka na. Hindi naman talaga eh. At the end of the day, in the long run, magigilty ka rin. Promise. Kasi nanalo ka nga, dahil sa kasinungalingan sa kwento mo, ikaw ang pinagkatiliwalaan. So, winning ka na. Pero at the end, in the long run, magigilty ka din sa bandang huli. Hindi pa ngayon. Kasi yun ang ano mo, yun ang create ng utak mo, yung maipanalo mo yung kasinungalingan. Mga ganun. So, yung mga response ko sa inyo noon, at kasi ngayon lang talaga ako na-realize ko eh. 1 week pa lang. Noon kasi, yung enpa ko, yung response ko, talagang magdedepensa agad ako, magkukumpronta din ako, kasi malakas yung boses ko. Hindi talaga ako sweet ng boses eh, para ako nagagalit, lalo na siguro pag magalit. Talagang, parang galit na galit, kasi kapag hindi ako galit, para yung voice ko, napakatapang, ganun, alam ko naman yun eh. Kaya nga eh, pag magde-defensa ako sa sarili ko, pag may marinig akong pwedeng ikakasira ng damdamin ko, yung ikakasira ng mga tao, yung dignidad ko, magde-defensa agad ako, punta rin ako, kukumpuntahin ko yung tao. Doon, na-trespassing talaga ako doon. Kasi, yung kwento nila, nag-ano ako eh, sumugod ako. Ganon. Kaya, ganun yun ang mali ko. Matagal kong na-realize. So ngayon, hinayaan ko na lang talaga mga langga. Ayoko na. Hindi na ako mag-i-entertain sa kanila. So sa mga ganitong sitwasyon ko, wag na kayong mag-i-entertain sa kanila. Lalong nagkagulo-gulo. Mas mabuti pang hiyaan mo na lang sila. Okay, kung anong gagawin yung mga ano sa akin. Basta ako magpo-focus ako kung saan ako makakuha ng pwesto sa sentro namin. Kasi alam mo mga langga, doon sa sentro namin, napakabenta talaga. Ibenta talaga. Kasi ako ngayon, malayo ako sa sentro, kaya pakunti-kunti lang yung tinda ko mga langga. So, yung ganun lang, nandito lang ako, nandito ako, dyan. Kasi, nagpapahinga ako, so, doon na naman ako sa ref, no? Tiwasin ko yun. Anong tiwasin? Kukontinue ko yung paglilinis para matapos na, tatapusin ko yun. So, please subscribe my YouTube channel, mga lang.